Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading para sa mga Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So pwede kang makarelate dito, pwede rin namang hindi. Pag hindi ka nakaka-relate, huwag mong ipilit. Ibig sabihin lang nun, hindi para sa iyo ang message na ito, okay? So, check mo rin yung natal chart mo kung hindi ka makaka-relate kasi maaaring ibang sign yung kailangan mong i-watch. So, start na po natin. This is for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign for November 2020 hanggang December 2020 na po ito. Okay. Kapalaran sa pag-ibig for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, ang main energy ng person mo is the Eight of Swords and the main energy mo naman is the Six of Wands. Kuha naman tayo ng card para sa deck na ito. Na-shuffle ko na siya kanina. Reshuffle ko lang ulit. Okay. For Taurus, please. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Taurus, please. Okay. We have here forgiveness. Practice compassion. Appreciate this moment. Kuha lang ako ng konting cards pa para masimulan na natin ang reading. The Star. The Emperor. Wait lang guys ah. Okay, sorry about that. Okay. Three of Cups. And Six of Swords. Okay, for what I can see here, I feel like yung person mo is currently in a relationship right now. Maybe meron siyang, I feel like hindi siya makaalis kung nasaan siya, kung ano yung sitwasyon niya ngayon, hindi siya makaalis. By the way, this is for Taurus, no? Sun, Moon, Rising, and Venus sign. I'm sorry. Minsan nawawala ako sa ano eh. Sa reading. So, this is for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kaya, nakikita ko dito, alam mo yung person mo currently stuck in a relationship. Okay? But, with the Star, I feel like for some of you, your person, I mean, I feel like this is, you're connected with someone who is, I don't know, he wanted or she wanted to say sorry. Kasi maaaring umaalis siya sa sitwasyon or sa inyong dalawa dahil maaaring concentrated siya sa kanyang family. Kung walang family sa children. I mean, basically may anak. Okay. Mas doon siya nagpo-focus eh. Mas feeling niya, mas concerned siya sa mga anak niya. So, it felt like there's a third-party relationship here with the Three of Cups. For some of you, you could be connecting with Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Maaaring yun yung kakonect mo. Aries, and for what I can feel here, I don't know, I feel like naaawa. It could be you or it could be this person na may nararamdaman na awa ngayon because of the situation or dito sa nangyayaring ito. Okay? It could be you na naaawa ka dito sa person na to, sa pinagdadaanan niya. Okay? Or this could be your person. Pwedeng yung iba sa inyo, yung person mo naaawa sa'yo. Kasi alam niya yung hirap. For some of you, maaaring nag-break kayo nito dahil nga, you know, nandito tayo ngayon sa tinitignan ng person mo eh, o yung tinitignan yung dalawa eh, yung kalagayan yung dalawa, that's why you have to end things. So, maaaring naghiwalay kayo because you are in a third-party relationship or meron ditong lumalayo. This could be you na lumalayo na lang or ang choice mo is to just let go of the situation dahil alam mong hindi na pwede. Pero you really like this person. Gustong-gusto mo siya. Gustong mo sumugod sa kanya. Kaya lang dahil hindi pwede,
yung choice mo na lang is to just let go. By the way, pwedeng magkapalit-palit ang roles dito. Pwedeng ikaw to, cross-watcher, and then si Taurus yung kakonect mo. Take what resonates. Okay, so, kuha pa tayo. Okay. For some of you might be connected with someone na you might be connected with someone who is malayo or nandito sa area na medyo matataas. Kumbaga, there's a lot of scenery, so pwedeng nasa province siya ngayon or medyo malayo talaga siya. Or, kung hindi yun ang kakonect mo, someone who is focusing on her or his financial stability or dito sa kanyang business kung siya ay may business. He is someone or she is someone who is good pagdating sa business advices. So, maaaring magaling siya sa pagdating doon. And mas nagpo-focus siya ngayon sa kanyang, you know, sa mga taong nasa paligid niya ngayon or yung hawak-hawak niya ngayon. For some of you, pwedeng may baby involved dito or may mga maliliit na bata. That's why dun siya mas nagpo-focus. So, let's see. Okay. I see an offer here. Pwedeng may kinalaman ito sa ikaw. Okay, so this could be your ex for some of you. Ex-wife, ex-husband that we're dealing here. And parang there's this offer na parang you're telling this person na susustentuhan mo na lang yung mga bata or willing kang bigyan ng support itong mga bata. Yun yan. And you're offering this kapalit ng paglayo. So, maaaring kung hindi itong person na itong may third party involved dito, this could be you, na naluklok or I'm sorry, not naluklok or na, you know, nakipag deal or how would I say this? Nakipag-connect sa ibang tao. So, pwedeng ikaw yung may ka-third party involved dito. But then, take what resonates. Pwedeng ikaw, pwedeng siya. Kung sino yung may kakonect ditong iba. But there's separation here. May nahiwala yan ang nangyayari. And it's like, you're giving this person an offer na bibigyan mo na lang ng sustento yung mga bata. And, let's see. With the Five of Wands, I can feel like sobrang nag-i-struggle ngayon yung person mo. Parang yung energy niya is to I'm sorry, nag-wiggle yung camera. Yung energy ng person mo ngayon is to fight back. Okay? Parang sobrang down na niya, sobrang low niya ngayon, sobrang feeling niya tapos na ang lahat. So parang kung ikaw ay lalapit, I feel like aalis siya or gagawa siya ng movement para lumayo or there's a lot of fighting. So maaaring hindi siya welcoming ngayon. So, kung may hiwalayan dito, maaaring, oo, napatawad ka na niya. Pero, hindi ibig sabihin, ay pwede kang bumalik dito sa sitwasyon na ito. Okay? Hindi ka pwedeng basta-basta makipag-connect dahil maaaring nasaktan siya sa ginawa mo sa'yo. With the Nine of Wands, I feel like he or she is facing itong problems na ito sa buhay niya ngayon. And I feel like kaya niya ito mag-isa. And feeling ko pinapakita niya talaga sa iyo na kaya niya mag-isa kahit wala ka. Especially kung ikaw yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng separation dito. Hindi ko ito kukunin. Pero ito kukunin ko. Two of Swords. Three of Wands. Yeah. Pwede kasing ang naging decision. There's a decision here with the Two of Swords. Kaya lang ang pinili mo ay maaaring yung new person or yung third party involved. And
You know what? For what I can see here, sobrang wala akong nakikitang pain dito sa person mo eh. For what I can see here, blockage. So, maaaring ikaw ang binablock niya. Or there's this feeling na hindi ka makakalapit dito sa taong to, especially if nandun pa yung pain. Oo, hindi siya na... Sabihin na natin nasasaktan siya kasi mixed energy yung nakukuha ko eh. Meron dito na mas nangingibabaw yung galit and yung parang emotion na parang palaban. Pero meron din naman ditong emotion na feeling down. Pero hindi siya nagko-concentrate sa emotion na yon. Konting iyak lang yon and then titignan niya lang yung mga anak niya. Then okay na siya ulit. Lalaban siya ulit. Yun yung nakukuha kong emotion dito. Ayan. So pwedeng wala nga masyadong nasasaktan. May nasasaktan pero mas nangingibabaw yung galit po. So, yun yung nakukuha ko dito. Relationship pattern. Maaaring kaya kayo nagkahiwalay ay parang paulit-ulit na lang. Yung nagiging gulo or sigalot or yung away ninyong dalawa. That's why natapos ang lahat sa inyo. But with the love is all around you, I feel like this person is leaving. So, this could be you leaving the situation. Ikaw tong umaalis dito. Ikaw yung umaalis. Turn on your heart light. You know what is the advice for you? I mean, I don't need to get more cards kasi nakita ko na dito eh. I feel like ikaw yung may pagkakamali dito. For what I can see here, kung hindi ka pa nakakahingi ng kapatawaran, humingi ka ng kapatawaran dahil itong taong to, although may pagkakamali, lalo na kung ikaw ang may pagkakamali, pag-usapan nyo ng maayos. Maaaring nagkaroon ng third-party relationship dito, especially on your part. Pero dahil alam mo naman yung pagkakamali mo, with the practice compassion, you know, compassion is awa, diba? Maawa ka naman dito sa person mo na to. Bigyan mo naman siya ng katahimikan by just saying sorry and kapatawaran niya. Hingiin mo sa kanya yon. Kahit sa way lang ng parang, way lang ng, eto, appreciate this moment for what I can feel here by just the way na kung halimbawa wag mong isipin yung mga ginawa niyang kung bakit ka na, kasi diba there's a lot of bakit mo ginawa, bakit to pinili mo, bakit ganyan. Why not learn to look at his or her side? Okay, bakit mo kailangan humingi ng kapatawaran? Ito ang sagot diyan. Appreciate this moment. Wala ka ba talagang makitang appreciation sa kanya? Wala ba siyang ginawang way or movement para may ma-appreciate ka man lang kahit konti sa kanya? Kahit hindi nga yung moment na to, kahit yung mga nakaraan, wala ba siyang ginawa na yung tipong na-appreciate mo? Kahit yung tipong nagliligawan pa lang kayo, ganito ginawa niya, ganito ganyan, hindi mo ba na-appreciate yon? Yun ang ibig sabihin dito. Maawa ka sa mga ginawa niya sa'yo kahit lipas na. Sabihin na nating relationship pattern, paulit-ulit na nangyari yung sigalot, nangyari nagkaroon ng sigalot, naulit-ulit yung away, naulit-ulit yung gulo, and pwedeng ikaw to, I see someone here na talagang paulit-ulit ang pagbababae, or pwedeng paulit-ulit lang din naman tong ginagawa, so the choice is just to leave, and umalis na lang sa sitwasyon, dahil ayaw na nito, paulit-ulit lang itong bisyo na ito. So, love is all around you, for what I can see here, actually, do not focus on the words. I am looking at the cards right now. For what I can see here, you are leaving the situation. Ikaw tong umaalis. And you know what? You don't know kung ano itong inaalisan mo. So, if you are not ready dito sa kahaharapin mo, for what I can see here, turn on your heart light. Buksan mo naman ang puso mo. I am not telling you to go back. Hindi ko sinasabi sa yung bumalik ka, especially if wala na talagang emotion dyan. I do understand na you no longer like this. That's your life. Buhay mo yan. Naiintindihan ko na ayaw mo na. Okay, ayaw mo na. Aalis ka na. Pero bigyan mo naman ng katahimikan itong person na to by only giving sorry. Parang ibaba mo naman ang loob mo, ang mga tuhod mo para mag-sorry ka man lang sa kanya. Ask for forgiveness. Bakit? Dahil sa sakit na nangyari or ginawa mo sa kanya, maaaring oo, walang kapatawaran. Pero as simple as saying sorry, mabibigyan mo siya ng katahimikan. Maaring hindi kanya patawarin, pero some of you, a lot of you, makukuha itong kapatawaran na ito. Pero,
the most important is the katahimikan. Kailangan makuha niya yung katahimikan na para sa kanya, para naman makontinue yung buhay niya na wala siyang hatred or sama ng loob na nararamdaman sa'yo. Oo, time will come na mapapatawad ka niya. Maaring hindi pa sa ngayon, pero alam mo na kailangan mong gawin para lang this time. Kumbaga, hindi naman masasabing wala ka ng kasalanan eh. Pag nag-sorry ka, wala ka ng kasalanan. Hindi yon. Bigyan mo lang siya ng katahimikan. So, that's it for now, Taurus. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Actually, I do not know kung nakapag-read na ba ako sa Taurus para dito sa... Ano na ito? Dito sa... Ano tag nito? Hindi ko alam kung nakapag-read na ako sa Taurus for month of November to December. Pero, kung nangyari ito, this is not a coincidence. Talagang mangyayari dapat ito na makaread ako ng dalawang Taurus. That means, ito yung message na kailangan mo. So, that's it for now. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And maraming salamat po.